Hindi. So, welcome back to my channel, mga katropa. So, for today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano magluto ng kiskisan. So, step by step kong ituturo. Simulan natin sa day 1. So, ayan. Basahin nyo na lang kung ano yung nakasulat. So, unang gagawin ay magpakulo ng tubig at saka ilagay yung kiskisan pag mainit na. Tapos, dapat sunod-sunod yan. Ihanda na yung susunod na isasalang. Around 5 minutes na haluin para maghugis, bilog na yung kiskisan. At saka huwag niyong kalimutang lagyan ng maraming panggatong para manatiling mainit yung kawa. Palanggana pala yung gamit namin, hindi kawa. Ayan, naghugis bilog na yung kiskisan. So, kailangan ilagay na yung pangalawang salang. So, ganun pa rin yung gagawin. Hahaluin ng mabuti. Hanggang matapos yung paglalagay ng mga kiskisan. Sige lang, halo at saka lagay ng mga panggatong. So, bilisan na natin para hindi nakaka-boring tong video to. So, ayan. So, tapos na paglalagay ng mga balat. Ayan, naghugis bilog na yung mga kiskisan. So, dito muna ako sa may loob kasi sobrang init. So, kapag naghugis bilog na siya, paminsan-minsan lang hinahalo. At ayan, makalipas ang 30 minutes ay nagliita na yung mga balat. Ayan. So, ilalagay na natin sa lalagyan. So, ito nga pala yung gamit naming pang sandok. May mga butas-butas siya para nakakadaan yung tubig. Kasi gagamitin pa natin itong kumukulong tubig. So, ito yung ginagamit namin para yung pinaglagaan ng mga raw sea cucumbers ay paglalagaan din natin ng mga nababad nating balat. Butang tubig. So, ayan, second step, lagyan natin ng tubig na may asin. So, gamit ng asin ito.
kasi reuse lang yung asin. Sibabad ng isang araw. So at pagkatapos ay isalin sa sa panglagayan at ibabad naman siya sa fresh water. Hindi na siya sa asin ibababad. Isang araw din yung pagbabad dito. And then the next day, i-check natin. Ayan. Kita na yung ano, natatanggal na yung first layer ng skin niya. Ibig sabihin, kailangan na siyang ilaga ulit o lutuin. So, tanggalin lang natin yung tubig. Ayan. Tsaka isasalang natin siya sa pinaglagaan ng bagong balat. Yung hilaw na balat. Ayan. So, ilagay na natin. Hirap talaga pag solo ka lang sa pagbablog. So, ayan. Ilulubog ko lang siya para maluto ng maayos. So, kahit hindi mo na siya haluin, lagyan mo lang ng maraming apoy para kumulo. At saka pag kumulo na, saka natin ilalagay sa net. So, ito yung kakaluto lang na balat. So, lagyan natin ng asin na may tubig. Ito yung pinagbabara natin ng mga naunang balat. Yan, lagyan ng latin. Yan, nabubuo yung asin kahit maraming tubig. Ibig sabihin, hindi pala siya madaling matunaw. So, tapos na paghihintay natin, kumulo na yung balat. Kaya, tatanggalin natin sa apoy. Ayan. Kung mapapansin nyo, natatanggal na yung mga kaliskis niya. So, ilalagay na natin sa net o silo. Step 5, hugasan. Ayan, hugasan natin sa may dagat. Buti na lang malaki yung tubig. Ayan, shake, shake. Ayan, nagsisitanggalan na yung mga balat niya. Ano. So, ayan, ang dali-dali lang. Malinis na siya. So, shake mo lang ng mabuti para maubos talaga yung mga kaliskis niya. So, salamat nga pala sa nag-request nitong tutorial na to. So, kung meron din kayong mga gustong malaman, mag-request lang kayo sa may comment section.
Ayan, tapos na tayong maglinis ng kiskisan na balat. Lagay na natin sa palanggana para tingnan isa-isa kung may naiwan pang mga kaliskis. At napakahusay nga ng nagawa natin dahil parang wala namang naiiwan mga kaliskis. So, iche-check lang ni Papa. Siya yung expert sa paglalaga nitong kiskisan. Dati mano-mano yung pagkikiskis namin ito. Pero ngayon ganito na. Sobrang dali lang. So, salamat nga pala sa panunod nyo. So, sana mag-subscribe na kayo sa aking channel para marami pa kayong matutunan.